Awi talaga mga lods. Pudpud na nga yung gulong. Napakuhan pa. Ano ba to? Screw? Saan tanggalin? Mahaba kaya pa. Ito yung kahalagaan mga lods kung bakit ano no, mas maganda na ipa ano nyo kagad. Tubeless yung gulong nyo. Kung hindi pa tubeless yan, ipa-tubeless nyo na. Ang mahaba-haba ito ah. Yan. Tapos ilagay nyo sa ilalim. Yan. Buso. Para yung sealant, pumunta doon sa butas. Yan. Pagkahugot nyo nung ano, screw, ibabad nyo lang mga kahit 3 minuto, 5 minuto na nandun sa ilalim yung butas para yung sealant pumunta dun tapos matuyo. Yan. Buti na lang maikli lang oh. Ito yung pumasok. Sa kaya naman to napako eh, wala naman ay no. So, mahalaga talaga na magpa-tubeless kayo mga lodi. So, yun lang. A little longer than a few minutes later. Ito pa, mga lods. Meron pa ako nakita. So, may nakalubog dito na tusok. Buti napansin ko. Yeah. Uy, ngaba rin. Yeah. Basta lagi yan mga lods kapag may nakatusok sa gulong nyo. Pagkahugot nyo, lagay nyo kagad sa ilalim yung ano no, yung butas. Ayan, tumulo siya. Para siksikan siya nung sealant tapos matuyo. Tapos patagalin nyo lang mga ilang minuto. Mababa rin to ah. Ito parang alambre. Grabe naman ang dami nakatusok sa ano. So kayo mga lods, so check nyo na rin yung gulong nyo, mamaya may nakatusok pala dyan. Minsan kasi nakaka-affect yan, lalo kung dumadaan tayo ng lubak, dumadaan tayo ng humps, eh, lalo na kung loaded yung likod natin. Ayun o, ayun o, sumiksik na yung sealant sa kanya. Ayun o, ayun o. Kaya lagay nyo lang muna sa ilalim yan.